Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito ng 32 ng Linggo ng Karaniwang Panahon. At sa araw pong ito ay ipinagdiriwang ang kapistahan ng Laterano o yung St. John of the Lateran Basilica, yung kanyang pag-inauguration ng malaking simbahan sa Roma. Sapagkat ito pong basilica pong ito sa Roma, St. John the Lateran, ay ang katedral. Alam niyo po sa ating mga dioceses ay meron tayong mga katedral. Ang bawat ubispo po ay merong katedral kung saan naroon ang kanilang inuupuan, no, na simbolo ng kanilang authority. Para po sa Santo Papa, ang kanya pong katedral ay hindi yung St. Peter's Basilica, kung hindi ito, St. John of the Lateran in Rome, no? Sapagkat yun din sa labas. So, sapagkat ang Santo Papa ay ang ubispo rin ng Roma, the city of Rome, no? In the city of Rome, ang ubispo niyan ay ang Santo Papa din po. Kaya ang kanyang katedral ay itong St. John of the Lateran. Kaya ng inaalala rin, no, bilang ina ng lahat ng mga katedral at simbahan ay naroon sa St. John's Lateran of Basilica sa Roma. Kaya nga po sa araw na ito ay habang inaalala natin pagbabasbas doon sa anibersaryo ng St. John Lateran, ay huwag po natin kalimutang ipagdasal ang ating Santo Papa, ang ating mahal na Papa. Dahil sa kanyang katandaan at sa marami niyang hinaharap na mga gawa, ay kailangan niya po ang ating tulong sa pamagitan ng ating panalangin para sa Santo Papa. At ngayon po ay nagsimula na rin po ang synod sa iba-ibang mga dioceses at sa buong simbahan. Tayo pong lahat ay hinihikayat na ipagdasal ang synod na nangyayari sa buong simbahan na ang tema ay tungkol sa towards synodality. So yun po yung ating ipagdarasal. Ngunit, pagnilayan po natin, ano po ba ito? Dahil sa Ebanghelyo ay si Jesus ay pumunta sa templo at sa kanyang pagmamahal, una ay pagmamahal sa templo at nakita niya kung papaano ay nagkalat ang mga bilihan doon sa templo. Yung templo ay parang naging palengke na, kaya't yung kanyang pagmamahal ay nagbunsod naman ng kanyang sigurong galit at nilinis niya yung mga at pinagtatapon niya yung mga nagtitinda dahil naaabuso yung templo. So maunawaan naman po natin yon, naaabuso ang lugar, ang templo. Kayo po ba gusto ninyo na ang ating parokya, ang ating simbahan ay madumi at naaabuso at hindi nirerespeto ng ibang tao? Of course, ay sasama din ang ating loob at gusto nating maging maganda ang simbahan dahil ito po ay sumasagisag sa atin bilang Christian community. Ngunit, ang templo pong ito, ang turo po sa atin ng simbahan, ito po, no, let's take note, sa katuruan ng ating simbahan, ang templo ay may iba-ibang klaseng bahagi, no? Ang una ay si Jesus mismo, kagaya sa Ebanghelyo, no? Sabi niya, sirain ninyo itong templo na ito, yung physical structure. Ngunit pagkatapos ng 3 ay muling ibabalik ng Diyos ang tunay na templo at yun ay ang templo ng katawan ni Kristo. So, pagkatapos po noon, hindi na natin po kailangan pumunta ng Jerusalem para magsamba doon sa templo doon sapagkat si Jesus na mismo ang ating templo. O, at kapag naisip po natin yan, kaya ganun na lamang ang ating paggalang sa mga tabernakulo sa ating simbahan. Kaya nga tayo ay nagbabaw o nagje-genuflect at nagbibigay po. Kaya pag kayo po ay nasa loob ng simbahan, sikapin po natin na may paggalang ang ating pagkilos. Huwag maingay, huwag kung ano-anong gagawin, huwag kung ano-ano sa ating telepono. Kapag tayo po ay nasa harapan ng hari, of course, we were going to conduct ourselves very well. No? So, paalala lamang po sa ating mga kapanalig, mga kapatid, ay maigalang natin ang presensya ng Diyos doon sa templo. So, Jesus is the temple. Then the second level is also the physical structure then. That is the temple of God for us. And it represents the presence of God for us. Alam niyo po, malungkot po na nitong mga nakaraang panahon ay marami pong mga simbahan na sinusunog, binabandalize, no, sinisira yung mga estatwa sa Amerika at sa mga ibang bansa rin.
No, minsan dito sa atin eh may mga simbahan na nagiging target ng terrorism at nilalagyan ng bomba para lang makasakit ng kapwa. No, ay bahala na po ang Diyos doon. Ngunit hindi po natin gusto na nakikita na napapabayaan ang ating mga simbahan. Kaya yung security is also very important. And I salute and I admire all the priests in our parishes, yung inyong pong mga kaparian, no, ang ating mga parish priests, who keeps our churches beautiful, clean, and worthy of worship. No? At kapag meron po tayong mga kaparian na ganyan, ay pasalamatan niyo po sila at suportahan din niyo po sa tulong ng inyong mga financial resources, ano po, para ma-maintain ang ating templo, the physical temple, ang ating mga simbahan and parish churches. The third level naman ay tayo mismo bilang katawan, no, ay ang templo ng Holy Spirit. When we were baptized, nang tayo binyagan, naging templo po tayo ng Holy Spirit. Kaya't igalang din po natin ang ating mga katawan. Ano po, wag din po nating aabusuhin ang ating katawan. Wag po nating pababayaan na ito ay nagagamit natin sa pagkakamali at pagkakasala. Kaya't dapat may paggalang tayo sa katawan. Kaya nga, kapag namatay ang isang tao, ay ginagalang natin kahit na ito ay isang bangkay na lamang, ngunit ginagalang dahil once upon a time, when it was living, it was the temple of the Holy Spirit. Kaya't igagalang din ang katawan. Nais ko lamang po balikan yung ating Panginoon na naglinis sa templo. Sana po ay sa ating mga parokya, kung kayo po ay active sa inyong mga parish churches, sapagkat hindi lamang po yung pagtitinda ang nakakaabuso sa parokya. Naunawaan ko po yung nagbebenta ng sampagitan na kailangan nilang kumita din, magbenta ng mga maliliit na mga statwa o religious articles, siguro doon talaga sa periphery ng simbahan. Maunawaan ko po yun. Pero kung dito sa looban na tayong mga taong simbahan, ika nga, ay napupuno naman ng galit sa isa't isa, kung tayo ay nag-aaway, kapag tayo ay nag-uunahan sa posisyon sa ating mga associations, kapag tayo ay nagsisiraan, kapag tayo ay nagchichismisan, kapag tayo ay nagsisigawan, tayo na mga taong simbahan. Kung ginagawa po natin yan sa loob, then wala pong pinagkaiba yon doon sa nakaka-abuso sa kabanalan ng templo ng Panginoon. And if Jesus would come, I hate to think, but then He would like to clean us all. Kaya nga po mga kapatid, siguro madami tayong ipinagdarasal, pero ipagdasal po natin ang ating parish community, ang ating Christian community, na malinis din ito mula sa mga hindi karapat-dapat na gawain. Yung paninira, pag-aaway, galit, inggit, chismisan. Alam po natin na sa loob ng ating simbahan, hindi man po natin gusto, pero the church is made of human stones sa ating kahinaan, kaya may mga ganyan. Pero paalala po sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sana po ay may pagdasal natin, maging malinis din ang ating Christian community. Amen. Mga kapanalig, mga kapatid kay Kristo, ngayong Nobyembre po ay ating inaalala at pinagdarasal ang mga kaluluwa ng mga yumaong Kristiyano. Kaya nga po, dito din sa TV Maria Fields ay atin din pong ipinagdarasal ang mga intensyon para sa mga kaluluwa na inyong ipinadala sa aming Facebook page. Kaya't ipagdasal po natin sila ng sabay-sabay. Mahal naming Ama sa Langit, Ikaw ay mapagpatawad, nawa ay tanggapin mong aming panalangin para sa mga kaluluwa ng aming mga mahal na yumao na ngayon ay nasa kabilang buhay na. At para sa mga kaluluwa po sa purgatorio, nawa po ay mabilisin ninyo ang kanilang paglilinis nang sa ganon ay mapabilis din ang kanilang pagpasok sa iyong kaharian. Nawa, buksan mo ang pintuan ng langit upang matamasa na nila ang kapayapaan at kaligayahan sa piling mo ng mga banal at ng mga anghel, sa pamamagitan ng dakilang pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Para po sa ating daily reflection sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, maaari kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at TV Maria Feels. Tandaan po natin yan, at TV Maria Feels. Don't forget to click the notification bell to get notified. Thank you and God bless.